What's up mga kabahay? Kahapon nag-laminate tayo ng flooring dun sa phase 4, no? Pero hindi natin natapos kasi nagkulangan tayo ng materials para dun. Pero ngayon, umaga, pinagpapatuloy na nila. Well, tsaka ni Roy yung sa, ano, no? Sa pagpo-flooring. So dito naman sa phase 12, tinutuloy din ni Mike yung ano, tsaka ni Roy yung ano dito. Yung tiles dito sa porch area, no? So, bali hindi namin pwedeng itapusin to. Ito nga pakan eh. Matigas na to kahapon pa to. Bali, baka hanggang doon lang kami. Kasi nga, gagawin muna namin yung gate para hindi ito matalsikan ng, ano, no, ng baga pagka nag-welding tayo. Tsaka, magbubutas pa tayo doon eh. Ay po, si Tabong eh. Danda, mag-vlog. May nagkasya. So, bali, gagawin pa kasi natin yung gate dyan. Medyo bubutas pa tayo doon sa concrete. Tapos dito naman si Rolly, ginagawa niya yung ano. Bali, ito yung magiging parang medicine cabinet doon sa bathroom, no? Yan. Bali, magiging, gagawin na lang siya tatlong pinto. Tapos yung pinto niya is didikitan lang natin ng mirror or salamin. So, yun ang gagawin natin. Ito yung mga materials natin para sa gate. Gagawin ko muna yung mga kulang na 1x1 doon sa kabila ngayon, mamaya. Para makuha natin yung welding machine at umpisa naman natin na yung gate dito. So, punta tayo sa phase 4 at check na rin natin yung progress ng trabaho doon sa laminated flooring sa second. Yeah, nandito naman tayo sa phase 4. Kasi ito yung ginagawa natin kahapon nga, yung hindi natapos. At ngayon pinagpapatuloy na nila Troy at saka ni Baron Rowell, no? Yan, kung makikita nyo, konti na lang, no? Matatapos na. Bale, yan na lang. Tapos na tayo. Then, pwede na tayo mag-partition wall dito. Tapos ito naman, si Mark. Ginagawa niya ng three-way switch. Yung wala kasing ilaw dito sa may stairway. So, kailangan magkaroon ng ilaw dyan. Siyempre, dapat. Kasi lala pa nagkaroon ng partition dito. Ay, madilim na dyan, no? Hindi sila naglagay dito ng abang kahit isa lang. So, wala rin three-way. Kailangan niyang linyahan uli ng three-way. Dadaan siya dito. At magmamoldings na lang kami. Yung three-way para pwede niyang i-on and off dito, ganun din sa baba. Kung nasa taas ka, hindi mo na kailangan bumaba para i-off yung ilaw, pwede mo nang galawin dito. Or kung nasa baba ka naman, hindi mo na kailangan off yet. So, para maging komportable. Ito naman yung sinasabi kong, yan, ayun naman yung sinabi ko na kulang na 1x1 na gagawin natin mamaya para magamit na natin yung welding machine doon sa kabila kila Ma'am May. Magawa na rin natin yung gate doon. So, nakatulog na sila dito kagabi. Ayan o. Ayan yung mga gamit. So, nakatulog na sila na maayos dito. Kasi nga, nagawa na natin yung flooring. So, okay naman na. After nyan, gagawin na natin yung mga partition wall na mga kwarto. Dumating na rin yung yero na gagamitin natin. O yung color roof, long span, rib type na color brown. Ganyan. Yung gagamitin natin dito. So, orderin muna natin yung ano natin, stainless gutter. Pwede na rin tayo magbubong dito. Susukatan ko yan mamaya at pupunta tayo dun sa nagbe-bend ng gutter. Yun yung gagawin natin mamaya mga kabahay. Patingin kila Ma'am May, tapaano na rin natin. Papasukat na rin natin para maano na rin, ma-order na rin mamaya mga kabahay. No? Para yung pag nabili yung polylite o yung polycarbonate man kung ano man gagamitin dun sa laundry area is matapos na natin yun doon mga kabahay. Yan, bali, pagpatuloy natin yung ginagawa natin dito mga kabahay. Kahapon pa natapos yung laminated flooring namin. Kaya, na-frame na kahapon itong ano, napag-start namin mag-framing ng ating mga partition wall para sa dalawang room, no? Bali, dito tayo sa harap, maintindihan natin. Magmula dito sa hagdan, pag-akit mo, ito yung magiging maliit na hallway. Tapos yung isang pinto ng kwarto is dito. Yan. Bali, ganun ang ampas ng pinto. Papasok dito. Ito yung room number 1. Then, ito yung magiging... Ito siguro yung magiging master's bedroom. Dito naman ang pinto niyan. Dito naman ang ampas. Ayan. Bali, dalawang kwarto rito. So, pinaframingan namin yan ngayon, mamaya. Isasarahan na namin yan. Gamit naman yung gypsum board o yung boral plaster board. No? Ayan. So... Sa kabila naman, natapos na ni Mike yung, hindi pa naman totally tapos, yung tiles sa porch, no, yung 20 by 120 yung pahaba.
Kasi hindi natin pinasagad sa harap kasi gagawin muna natin yung ating ano doon, yung gate natin, no? Tapos kahapon, namili kami nila Ma'am May sa Wilcon ng mga iba pang materyales. Binili namin yung tiles dun sa harap, dun sa wall, sa may labas. So, yung parang mga stone. Maganda yung napili namin na tiles para doon. At mamaya-maya, i-start na ni Mike yon. At papakita ko sa inyo yung tiles natin doon, mga kabahay. So, tuloy muna natin yung ginagawa natin dito. Yan, total, ginagawa na rin natin ito, mga kabahay. Siyempre, turuan ko na rin kayo paano mag-partition wall gamit yung metal stud, no? Ito nga pala ang metal stud natin is yung brand, yung one of the best, JMAX, no? JMAX ang brand ito. Ito yung pinaka, masabi natin sa pinakamagandang brand dahil makapal at matibay, no? Kaya sa JMAX, baka naman. Hindi sponsored video to, ha? So, tuturuan ko na rin kayo kung paano i-fix yung hamba o itong door jamb dito sa metal stud, no? Itong hamba na to is inassemble lang natin, ginawa lang natin to. Hindi sila nakabili ng prefabricated, no? So, ang disclaimer nga lang pala, yung ituturo ko sa inyo is base sa pamamaraan ko. Hindi ito base sa pamamaraan ng iba. Kasi baka sabihin nyo, may napanood kayo, ang distance nila is 2 feet 2 feet, o 24-24 inches. And then every 24 is ginagawa nilang kudrado. Itong tuturo ko sa inyo is pinakamabilis na paraan ito, yet matibay, no? So mas mapapabilis yung trabaho, mas makakatipid kayo, pero matibay din naman. Nagdudugtungan lang ako palagi sa naglalagay ako ng horizontal na ano, dugtungan o stud sa babat dugtungan lang ng kung ano man yung gagamitin, yung hardiplex o gypsum board. Pero in this case, ang gagamitin namin, gypsum board o yung plasterboard na ano, Gyprock yata yung brand, no? So, ang sukat nito, mag-umpisa kayo lagi dito sa dulo. Sumukat muna kayo ng isang buo, 4 feet, syempre. Mula dito, ang layout niyan, sukat niyan, hanggang doon, apat, 16, 16, 16, edi, tatlong 16, 1, 2, 3, 4 feet yun, 48 inches. So, magmula doon, susukat kayo ng 48, halimbawa, ito yung 48. Pag gumuhit kayo ng 48 dito, igigitna nyo itong stud kasi dito magtatagpo yung dalawang dugtungan. Dito yung kalahati sa right side ko, dito yung kalahati sa left side ko. Pag nakuha nyo na ito, i-divide nyo naman siya sa 16 dahil ang tatlong 16 is 48. So ito yung 16, 16, tapos doon 48. Ibig sabihin, isang buong plywood. Kaya wala na akong nakaabang doon dahil sakto lang 8 feet ito. Kulang-kulang pa nga. So wala na kayong makikita ng horizontal dito. Yung iba nga, sinabi ko, 2 feet, 2 feet, pero meron silang mga horizontal every 2 feet, which is matrabaho yun, no? Ito yung pamamaraan ko is mas mabilis. Yan. Bali, ganun lang. Ganun lang siya kasimple. Puro patayo lang na 16, and then 16 uli, 16, or kung ano yung matitira doon, seroho na yun. Ngayon, pinipix naman natin ito, itong ginawa natin na kahoy. Turo ko naman sa inyo paano ito pinipix. Ginagamitan lang ito ng black screw dito. Screw nyo lang, maganda dalawahan, no? Dito, yan. Sa dito, para staggered, alternate nyo, para matibay. Kasi kung gitna lang, tendency nun is, medyo parang mauga, no? Pero, kaya maganda dyan, corner, bandang corner, isa dito, tapos kontray nyo rito, dito, 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 pa ganun. So, ganun lang kasimple, mga kabahay. At, meron pang overhead yan, maglalagay kayo ng overhead dito, na pa-horizontal na metal stud. Yun naman yung pagkakapitan ng overhead nyo sa taas. So, ang size nito, yung pinto natin is 80 by standard na height is 210 centimeters. So yung mga kabayo, sana nakakuha kayo ng tip doon. Pero mamaya tatapusin pa namin yung framing. Mamaya papakita ko naman sa inyo papaano yung pag-install nung ano, nung mismong plasterboard o yung gypsum board. So pagpatuloy muna natin, mga kabahay. Yan, so bali na-install na namin yung dalawang hamba o yung door jamb natin. Papakita ko naman sa inyo yung dalawang diskarte ng pag-install nito. So, gaya na sinabi ko kanina, ito yung unang diskarte ko dyan. Kung accessible naman dito at abot naman, at hindi naman kayo mahihirapan, mas madali na i-fix siya rito. Ayan, tulad na sinabi ko. Ayan, oh. Meron dito, alternate. Alternate yan. So, yun ang unang pamamaraan. Matibay, oh. Ayan, matibay. Ganun din dito. Nakapix na dito sa likuran yan. Ayan. So, bali, ayan ang itsura niya ngayon. Yan ang unang diskarte. Ngayon, paano naman kung wala kayong access para i-drill siya rito? Katulad ng isang to.
Di ba hindi na kasi ang barena rito? So, paano naman natin siya ipifix? Ito naman ang isang diskarte ko dyan, mga kabahay. At itong diskarte na to, is makakatulong pa kung balik ko yung hamba nyo, hindi siya straight. Kasi itong hamba na to, hindi siya straight. Kaya ginamit ko rin dito yung technique na to. At saka hindi siya madidrill doon sa kabila, no? Ang ginawa natin, kukuha tayo ng straight na kahoy. Silipin nyo, nandun sa likod. Straight yung kahoy na yan. Nakapalaman sa gitna, itong stud. And then, sasalubungin natin siya rito. Dito natin siya bubutasan. Pero, siguro doon yan na nakaka-countersink o nakalubog yung ulo ng inyong drill. Kinountersink ko lahat yan. And then, dito yung dos na, ano, na black screw, pointed forward. Drinil natin yan tagus dito. So, bali nakayakap siya rito, nakaipit, nakapalaman, no? So, hinila niya ito, wala si straight to, bingkong to eh. So, umistraight na siya, matibay pa. So, tingnan nyo. Ayan. Tingnan nyo gano'n siya katibay, oh. Napakatibay, wala pa yung ano niya, wala pa yung gypsum board niya, wala pa siyang... Ganon din dito ang diskarte. Dahil nga hindi natin siya kayang barenahin dito sa likod, mahihirapan tayo. So, mas matibay ito, parang naging double siya, oh, ang tibay, oh. So, yun ang diskarte dyan sa paglalagay ng hamba. Ngayon, kung tatanong nyo, paano kung bakal yung hamba? Pwede pa rin itong ganitong diskarte, mga kabahay, no? Bakal lang din yung ilalagay nyo dun sa likod. Bali, ganon. Or... Pagkabakal yung iba, ang isa pang technique pala, pagbakal naman ng hamba nyo, kung paano, bali itong mga pagkakapitan ng hamba nyo, ang gagamitin nyo na rito is 2x3 na, pwedeng tubular, either tubular, pwede ring C-parlins, para may sipatan nyo yung inyong hamba. Yun naman ang diskarte sa bakal. So, ganyan yung mga diskarte sa pagda-drywall, mga kabahay, no? So, na-install na namin yung dalawang hamba, meron na tayong dalawang pinto. Mamaya, isasara na natin to gamit yung ating gypsum board. So, dahil tanghali na, tapos dosi, nakakain muna kami. Pagpapatuloy lang natin ulit mamaya, siyempre. Alright! So, yung nagawa natin mga kabahay, no? Yan. Nakita niyo yung pagbabago. Dati lang itong bare, concrete. Walang partition ngayon, may kwarto na siya. So, ito yung room number 1. Lagay na natin yung partition wall or yung ating drywall. So, ito yung tinatawag na drywall, no? Mga kabahay. At yung iba, gumagamit sila ng hardiplex dito. Hardiplex. And then, tayo gumamit tayo ng... boral plasterboard o mas kilala sa tawag sa ating mga Pinoy na gypsum board. Pero sa totoo yung gypsum ay pangalan nyo ng brand. Kumbaga, brand yon. Pero ganun ang nakilala natin tawag. Parang ano lang yung Colgate kahit close up siya yung toothpaste. O kaya parang painless lang yan kahit Lucky Me yung binili natin. Ano pa ba? Parang EQ lang yan, pero ang tawag natin Pampers. Kaya ito, plasterboard, moral plasterboard, mas kilala sa natin siya tinatawag ni Gibson dahil mas sikat yun. Tsaka yung hardiplex nga pala, brand din yun. Ano talaga yon? Fiber cement, anong tagang ano no, na tawag doon. So, yung iba, fiber cement or hardiplex. Pero tayo, personally, mas gusto ko ang boral plasterboard or mas kilala birang gypsum. Kasi nga, doon sa katangian niya na pagiging mas insulated siya dahil makapal siya. Isa pang advantage nito is yung pagiging soundproof niya. May katangian siya ng pagiging soundproof kumpara sa tinatawag nating hardiplex. Tsaka, yung hardiplex, sa experience ko, gumamit na rin ako dati, napansin ko no, sa hardiplex, makalampag siya. Tingnan nyo, yung ito. Ganun ang tunog. Pero pag sa deflection, mas maingay na maingay yon. Naririnig mo pang kumakalaksing ito. Yung mga metal stud natin. Isang mukha lang lahat ng tinapos namin. Kasi nga, kung makikita nyo kanina si Mark, tinatapos niya yung mga electrical. So, kanina, inaabang niya na yung mga outlet. Bago namin totally isara.
pati yung mga switch. So bukas naman, ang tatrabahoin namin is isara na to dahil natapos na ni Mark yung mga electrical. So uulitin ko mga kabahay, para ito dun sa mga baguhan or para ito dun sa mga gusto mag DIY sa mga bahay nila. Yung kanina yung napanood nyo yung diskarte sa Amba. So bago nyo isasarahan niyang ano ng inyong board, Gibson board man, Architex man yan, isabay nyo itong Amba o itong door jam, no? Kasi ngayon hindi na kayo makakapag-screw rito. Yung isang yan, yung mga hindi na buo ng video kanina o sa unahan, pinakita ko yung diskarte rito sa pag-screw nitong door jam natin, no? Tapos yung isa pang diskarte is ito. Pinakita natin kanina. So dalawang diskarte yung pinakita natin sa inyo, no? Sana nakakuha kayo ng tip doon mga kabahay. At yung layout, laging ganito. Kung dito kayo mag-umpisa ng isang buo na ano nyo, na board nyo, magmula dito, susukat kayo ng 4-pit syempre. So, from there, 4-pit, sa gitna nyo ipepwesto ito para sa dugtungan is hati sila ng dito sa right, hati rin sila ng nasa left. Tapos, the rest, i-divide nyo na ng 16, 16, 16. Dahil ang tatlong 16 inches is equivalent to 48 inches, meaning isang buo na plywood yon. Yon. So, ang diskarte ko dito is, kagaya na sabi ko kanina, 16, 16, 16, 16. Yung iba, 24, 24, 24. And then, meron silang mga pahalang na 24, 24, 24. O, 2-pit, 2-pit, 2-pit. Which is para sa akin matrabaho. Pero hindi ko sinasabi po na mali yun. Disclaimer lang, ganito yung diskarte namin sa paggawa niya para mas mabilis. At saka, mas makatipid na rin kayo sa metal stud. Pero, matibay. Tingnan nyo gano'n ito katibay mga bahay. Ayan o. Kahit itulak mo yan, napakatibay niyan. Kasi nga, yung strength niya is nagagaling dun sa metal track sa taas, dumiretso yun sa baba. Wala naman siyang putol. At yung pagitan nila ay 16 lang. Kung makikita nyo ko na, kaya naglagay ako ng horizontal dun, is well, no, sakto lang in order ko, no? Lalagyan ko pa sana ng isa dito sa 16, pero naubusan. May natira ako, may ikse. So, ginanong ko na lang dun sa sulok. Huli, si Rojo na lang, tabasan. Wala nang problema yan. Yan. So, ay nilagawa natin dito mga kabahay, no? May kwarto na. Nakita nyo na yung sinasabi natin magiging malaking pagbabago rito. Tapos na yung ating laminated flooring. And then, meron na mga partition wall para sa mga kwarto. May door jam na. Bukas, totally tapos na to. Then after nun, pwede nang mag, ano rito, no? Pwede na tayong mag masilya. Masilya na yung mga dugtungan, lahat ng pinag-screwhan. Yan. Tapos, pwede na tayong mag-primer. Then after natin mag-primer, kung mabibili na yung mga pinto, pwede na natin ilapat. And then, pwede na natin i-poly finish yung taas para makapag-post tayo ng finishing sa baba at sa kitchen. Doon naman sa kabila, tingnan natin yung ginawa ni Mike doon. Lalagay niya na doon yung wall tiles sa labas, no? Napakaganda noon. Tara, punta natin para hindi ko pa rin nasisilip kanina dahil tumulong tayo dito. Titingnan pa lang natin ngayon kung gano'n nakarami nalagay niya doon. Para makita niyo rin yung design, napakaganda. So, punta muna tayo doon. So, ayan na yung tiles natin dito sa harap ng mga kabahay. Ganda oh. Bad trip lang itong mga kalat dito. Wala naman tayong ibang mapaglagyan kasi nga, pinapahakot namin ito na nakatrack eh. Nung nakaraan yung marami rito nahakot na yun. So, ito yung mga natira. So, hindi pa bumabalik yung maghahakot. Kaya, wala naman kami mapaglagyan. Diyan lang muna sila. Ganda sana ng view kung wala yan. Pero, gumaganda na, no? Ayan, no? Bali, pagkatapos niyan, bubuhin niyan hanggang doon. Yan. Tapos, doon yung window na lang kulang dito. Pwede na magpintura, no? Ganda, oh. Tingnan natin na malapitan. Yan. Bali, ganyan siya, no? Yung pattern niya is, ano lang, parang random. Yan. Yan yung nagawa ni Mike ngayon. Tapos ito, okay na to. Medyo umuwi na sila, no? Galing tayo sa phase 4. Hindi na siguro tayo papasok mga kabahay. Gandito na lang tayo, kahit ito, patapos na. Itong slot na to is para sa aluminum sliding. So, para nakalubog, hindi sila natitisod. So, ang gagawin na lang daw niyan dito is yung cladding dito hanggang ceiling. Tapos dito, meron ding cladding at partition wall na meron ding cladding. So, malapit-lapit na ito mga kabahay. Malapit na ito matapos. Pero dito, painted na lang. Yan. So, pauwi na rin tayo mga kabahay. Salamat sa panonood. At subaybayin nyo yung bukas. Matatapos natin yung partition wall. Sana maka-order na tayo ng ano natin. Yung partition wall sa phase 4. Sana maka-order na tayo nung tag nito. Gather natin na stainless para mabubungan naman yung kitchen dun sa phase 4. Tapos matiles na yung CR. So, ganito na lang yung vlog natin sa araw na ito mga bahay. Pauwi na rin tayo.
At salamat sa panonood.